Okay, hello guys. Nandito na muli tayo. Para po dun sa mga nagtatanong kung dapat bang alisin o paano tanggalin ang balot ng sayon dito sa ating grafting. Alisin po natin guys kasi ito po ay nakapagpahina ng laki ng ating grafting. So tuturo ko po sa inyo kung paano po alisin. Okay, ganito lang po yan. Iwain lang po natin ang plastic. Okay lang po yan kahit masugatan yung ating sayon, wala pong problema yan. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Huwag po tayo kakat dito kasi ito po yung pinagtalian ng ating sayon. Dito po nagdudugsong. Pag-alis po, ganito lang. Yan. Yan, okay. Makaisa na po tayo. Okay, ito pa. Dapat lang po natin uli. Para po pala sa nagtatanong kung bakit, kung kailan po aalisin, ilang weeks bago alisin. Ako po guys, hindi po ako bumabase sa weeks. Tinitingnan ko po dito yung laki ng suloy ng ating sayon. Kasi kagaya po nito, isang batch lang po sila pero bakit naiwan po yung isa? Kaya hindi po natin masabi kung 3 weeks o isang buwan bago tanggalin. Pagbabasehan po natin yung laki. So, bakit ito ay hindi po muna natin tanggalin kasi maliit pa po yung suloy niya. Pag tinanggal po natin yung plastic, maaring matanggal din po ito kasi masyado pa siyang bata. So, hintayin po natin na maging ganito na po kalago ang kanyang dahon bago po natin alisin. Kagaya po nito, dito po lumusot yung suloy niya sa gitna ng plastic. So kung inalis po natin to, kailangan dandahan po tayo kasi baka madamage po natin, matatanggal yan. Okay, pagdating naman po dito, ito po ay iniiwan natin kasi pag ito po ay kinat na natin na ganito pa lang, maaari pong masakli kasi babago pa lang siya. Babago pa lang sila kumakapit. At pakita ko po sa inyo kung ano po ang sign para tanggalin po ito. Meron po tayo ditong palatandaan kung kailan po siya alisin. Kagaya po nito guys, sakal na yung ilalim. Nakikita po ninyo, sakal po yan. Sakal. So kung hindi po natin ito tatanggalin, mapuputol po yung ating grafting. Ay sayang naman kung maputol, malaki na siya. Malago na po siya. Kaya ang pagtanggal po nito, okay, nito lang. Cut lang po natin ng konti. Yan, ito po yan. Ito na po yung tali natin. Ito na po siya. Yan. Madali lang po siya tanggalin habang ganito pa lang stage niya. Kailangan stage niya, kailangan tatanggalin na po natin siya. Yan, kita niyo po, yan, kapit na po siya. So ngayon, hindi po natin maiwasan na may mamamatay.
hindi po 100% na mabubuhay po ang ating grafting. Eh, pagka alam na po nating patay na siya, siguro 1 week or 2 weeks, makikita na po natin na itim na siya. Huwag na po natin alisin yung sprout. Kasi sa susunod, ito naman po ang ating igagrafting. Huwag po kayong mag-alala kung patay man po yung ating sayon. Magagamit pa rin natin uli siya pagdating ng panahon. Pagugulangin lang po natin uli. Gagrafting na uli natin siya. Kagaya po nito, nakailang grafting na po siya. Una po dito tayo, namatay siya. Pangalawa ito, patay uli. Ito, pangatlo. Baka sakali mabubuhay na natin. Kaya alisin lang po natin to. Okay. Ito naman po ang tendency kung hindi po natin aalisin yung sprout. Aagawin niya po yung sustansya. Kita po ninyo, mas mataba yung sprout kaysa dito sa sumibol na suloy dito sa ating grafting. Pag ito po hindi natin inalis, hindi po yan lalaki. Ito po yung lalaki. Kasi nahaharang na po niya ang sustansya papunta dito. Yung gagawin po natin, alisin po natin to. Yung sprout. Ito na po yung tutuloy. Okay. Ano pa? Tips ko lang po sa inyo. Sa mga gustong matuto mag-grafting, kailangan po bumili po tayo ng magandang variety. Ituturo ko po sa inyo kung anong magandang variety na patok po dito sa amin sa Quezon. Ito po ang RR. RR po yung magandang klaseng variety. Or tinatawag din nila rongring. Sa Pangasinan, tawag nila dito makapuno na rambutan. Ito po ay manipis ang balat. Manipis lang po yung balat niya. Panipis. At makapal po ang laman. Makapal po ang laman niya. At ito po ay nag-yellow green. Gaya nito. Matamis na po ito. Tsaka malalaki po ang sukat niya. Pag kinain po natin, halos wala po tayong naramdamang ano, asim. Kasi matamis siya. Ito po ang rambutang ito ay madaling alagaan. Mas madali siya kaysa dun sa ibang rambutan. At ang buto niya maliit lang. Natutuklap dun sa kanyang laman. Pag kayo po guys bumili ng variety o pumunta po kayo sa mga nursery, tatanungin agad ninyo kung mayroon silang varieting RR. Yan po ang umpisahan po ninyo sa pag-mother para may kuhanan po kayo ng buto, sayon. Mas madali po matuto pag mayroon po kayong mga mother makukunan. Try lang po tayo ng try. Kung hindi man tayo makabuhay, siguro sa next natin na pag-grafting, mabubuhay na po natin. Ganito lang po. Tanggalin po na to. Tagay po nito. Dalawa po ang sprout niya. Pipili po tayo kung saan dito ang ating itutuloy. Siyempre ito kasi mas malaki. Kaya putulin po natin dito. Okay guys, ang pagtanggal nga nito. Pakita ko ulit sa inyo. Iiwain naman natin pababa. Take note guys ha. Pagka ganito palang stage ng rambutan, hindi mo pa nakita yung na bumabaon yung plastic sa kanyang katawan. Wag muna natin ikakat ito. Hintayin po natin na bumaon na yung plastic saka natin ikat. At kung pabayad din po tayo, hindi po natin alisin. Maaari pong mapuputol ito dahil sasakalin po yan ng tali.
Ito pong sasakal niya. Sayang. Okay. Guys, pakita ko sa inyo kung ito na po guys yung aking mga grafting na nabuhay na. Ayan na po guys, oh. Kaya sana natutunan ninyo yung aking pagtuturo kung paano magtanggal ng plastic sa sayon. Sa mga nagtatanong, ito na po, kailangan po talaga natin tanggalin. Hindi po gaganda ang ating grafting pagka hindi po inalis yung plastic. Ito guys, ito ay hindi pa siya natatanggalan. Pag ito po ay natanggal na, hintay na lang po tayo ng buyer. Marami pong namimili dito. Saka yung mga hinahanap nila yung variety na RR. Ito po yung kasing popular dito sa Quezon. Okay guys, maraming salamat. Sana sa susunod na vlog ko, panoorin po uli ninyo at marami po kayong matututunan.